Dalawang low pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA. Ang isa nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nasa labas naman ng parang isa pa. At dahil naman sa trough o extension ng LTA, walang humpay na ulan at pagbaha ang naranasan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao mula pa kahapon. Ating saksihan. Sa lakas ng agos ng tubig, kinangayot na sira ang isang bahay sa Cahuayan Negros Occidental. Naantala rin ang biyahe ng ilang sasakyan matapos bahain ng kalsada. Binahari ng mga palayan sa ilang barangay sa Dumalag, Capiz. Mahigit 80 pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation. Binahari ng ilang kalsada sa bayan ng Cuartero. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa walang tigil na ulan. Sa Malaang Cotabato, nasira ang ilang bahay pati ang dalawang hanging bridge. 30 pamilya ang inilikas sa barangay Dunguan. Lumagasa din ang baha sa isang barangay sa Davao Oriental kahapon. Gumamit na ng tali ang rescue team para sa pahirapang pagtawid. Namahagi na ng pagkain ng LGU sa mga naapektuhan sa baha. Nagtayo na rin sila ng modular tents para sa evacuees. Ayon sa PAGASA, trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nakakaapekto sa panahon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.